Minasan, sa hayo! Magandang umaga po. Ito po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Pag-inom ng alak sa kalsyada ng sibuya ay pagbabawal na. Ayon sa news na ito, inaprubahan noong June 17 ng mga mambabatas sa Shibuya ang isang city ordinance kung saan ipagbabawal nila ang pag-inom ng alak sa kalsada ng Shibuya. Ang bagong batas na ito ay sisimulan nila sa darating na October 1 ngayong taon. At palalawakan nila ang coverage area hindi lamang malapit sa Shibuya Station at crossing. Ang bagong batas na ito ay gagawin nila for the entire year at hindi lamang during Halloween event. Ninais nila maisabatis ito dahil sa dumaraming insidente at kaguluhan na dulot ng mga lasing na nagsisiinuman sa kalsada ng Shibuya, lalo na malapit sa sikat at overcrowded na crossing area. At yan po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan, ibay ng puso. Magandang umaga po. Ito po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Magtala ng 80,000 reklamo ng consumer na ginawas ng mga scam sa social media noong 2023. Ang mga consumer sa Japan ay gumawa ng record na 80,404 na ulat noong 2023 tungkol sa shopping at financial scam sa social media. Tumaas halos 20,000 kaso mula sa nakaraang taon, sinabi ng gobyerno noong Biyernes. Nagkaroon ng malaking pagtaas sa mga reklamo sa mga sentro ng consumer affairs ng gobyerno mula sa mga taong nasa edad 50 o mas matanda. Habang ang bilang ng mga ulat sa mga issue sa mga serbisyong nakabatay sa subscription ay tumaas din ng mahigit 20,000 mula 2022 hanggang sa 98,101, sinabi nito. Ang mga halimbawa ng mga reklamo ay kinabibilangan ng mga tao na hindi makapag-withdraw ng pera matapos silang mahikayat na mamuhunan sa foreign exchange margin trading, habang iba ay nagreklamo na bumili sila ng isang luxury brand bag mula sa isang peking website. Ang mga reklamo ay ginawa ng isang malawak na hanay ng mga pangkat na edad, ayon sa isang tauwang puting papel sa mga gawaing namimili na ipaburahan ng gabinete. Tungkol sa mga reklamo mula sa mga taong hindi sinasadyang nag-sign up para sa mga pagbiling nakabatay sa subscription. Marami ang nagsabing hindi nila maaaring kanselahin ang kanilang mga kontrata, kasama ang mga pampaganda at produktong pangkalusugan ng pagkain sa pinakamaraming naiulat. Ang kapuan bilang ng reklamo ng consumer ay tumaas ng humigit kumulang 33,000 hanggang sa humigit kumulang 900,000 na pinangungunahan ng mga ulat sa mga pangkalahatang issue kabilang mga spam na email at kahinahinalang tawag sa telepono. Sinusundan ng mga issue sa pampahiram ng real estate at construction. Batay sa bilang ng mga reklamo, tinatayan ng gobyerno na mayroong humigit kumulang 20.67 milyong kaso malamang na may kabuuang record na mataas humigit kumulang sa 8.8 trillion yen sa pinsala sa mga namimili. Chika Talk for today. Willie emosyonal sa pagbabo sa Wawa Win. Will to win bagong titulo ng show. Masakit sa loob na binitawan na ng Willie Revillame ang dating title ng show na Wawa Win ayon sa reports. Emosyonal na nagsalita si Willie para sa ipaalam sa publiko na ang title ng bagong show niya ay Will to Win na nasa TV na mapapanood. Kinumpirma rin ng host na may offer ang GMA na iringo niya ang kontrata. E dahil nga sa kaibigang Manny Villar, lumipat siya sa network niyang AIA-TV. Abangan na lang natin ang pagbabalik TV ni Willie at kung taglay pa niya ang karisma sa publiko. At yan ang ating Chika Talk for today.